na. Hiyang hiya ako sa'yo. At hayaan nyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Hi friends! Welcome to our channel, the Snooki Serna channel. Guys, bago naman ho ang lahat, if you like this vlog today, like nyo po, subscribe, and share, of course, and please don't skip the ads. Alam nyo na. Guys, alam nyo ngayong araw, I'm so happy to be with this personality and this person kasi po, isa po siya sa pinakamagaling na artista sa showbiz. Isa po sa may pinakamagandang mukha at mahal na mahal ko po itong taong to. Mga kaibigan, none other than Miss Marisa Delgado. Hi, Tita! Hello! Oh, nice to be Thank with you again. Thank you for being with us. Yes. Tita, kamusta po kayo? Okay naman. Hindi okay naman. Okay ako. Thank okay God. Na, okay. Yeah, Tita, by the grace of God. Oh, totoo really? Naman. Mukha kang Hollywood actress. Oh, ever since. Tita, na-notice niyo ba itong ating lugar? Ang ganda. Yes. Napaka-pleasant, ano, Tita? Yes. Thank you very much po muli sa Ama Cafe. Tingnan niyo yeah. naman ang aming mga pagkain. Ang dami nga eh. Ang dami. Nakakalula, Tita. Balita ko, masasarap sila. First question. Okay. Kasi po, di ba, ang tunay niyong pangalan is Maria Epifania Boyle. Walang Maria. Ah, wala po. Epifania Boy. Epifania lang. Tita, bakit po naging Marisa Delgado? Hindi ko alam. Kasi binigay lang yung pangalan ko na Marisa Delgado nung producer noon na si Mrs. Gingon Magno. Uh-huh. Yun ang natatandaan ko. Tita, bata pa kayo. Gusto niya ng mag-artista? Naku, oo. Po, bakit po kayo nagkaroon ng desire to be an actress? Kasi pirme kong kasama ng lola ko. Nanunod ng sine. Mm. Mapa-Ingles at saka siyempre more of Tagalog. Mm. Hinahangaan ko yung si Gloria, si Nida Blanca, si Rosemary Sonora, and Susan Roses. Tapos, kinakapatid ng lola ko, yun ang parang yaya ko. Kasi naging yaya rin siya nung kapatid ni Susan Roses noon. Lalo. Tapos karag-karag naman niya ako pupunta sa mga studio, Sampaguita, LBM. Di ba, Tita, may mga fans day kasi. Fans day, yeah. Nakapila kayo? Nakapila. Siyempre, papapirma ka sa artista. Ang artista noon, hindi basta-basta nakikita kung saan-saan. Kaya nagkakaroon ng fans day. 1982, na-feature po si Miss Tetchy Agbayani as a Playboy ng German edition. Ang hindi po alam trivia ng mga ibang tao, si Miss Marisa Delgado po na-feature sa Playboy magazine US edition lang naman yes. po. It was published in 1968. Noong mga time na yon, di ba, hindi naman yung kagaya ng mga Playboy na, na parang beer yes. na talaga. At kasi I was given a choice kasi sabi ko no, basta nagsinabi ko hanggang saan lang ako pwede. Yung ganon. And you know, si Franklin Cabaluna, ang kasama ng photographer, pinuntahan nila ako sa shooting sa Marikina. So siya lang Marisa Delgado, siya ang pinuntahan ng Playboy. Oh, kasi si Franklin ang nagdala. Uh-huh. Oo. Usap nila ako, basta sabi ko, hindi ako pwede ng frontal. Small side, tsaka hindi ko pwede. So how did you feel about the whole process? Nung muna, wala lang, parang gano'n, okay lang. Tapos nung pagkatapos na, eto na, naku, tama ba ginawa ko? Nagagalit na nga sa akin yung photographer eh, kasi talagang meron ako kunwari tuwalya na kaganoon. Ay, talagang ipit na ipit ko dito. Kung personal naman, talagang hanggang doon lang din ang kaya ko ipakita. And ngayon na pinag-uusapan na to at this age, hindi ako nagsisisi. Wala akong regret. No regrets. Yes, oo. Kaya pati mga anak ko naman, naiintindihan nila. Tita, speaking of which, okay. Tita Marisa has two beautiful children na parehong pumasok sa showbiz. Oo. Si Avon, who also became a beauty queen. Yes, Miss Philippines. Miss Philippines. Pilipinas. Of course, si Siegfried. Si Kevin. I know Kevin as Siegfried kasi naalala ko siya dun sa kanilang show ni Maricel. Kaluskus-musmos. Yes. Crush ng bayan si Kevin. Tita, kamusta na yung mga bata? Okay naman. I'm glad, no, na andyan pa rin sila na
pinili nila akong inaalalayan. Kabibilin, oh si Mami ha, hindi pa pwede mo lang kasama. Si Mami, tanganan nyo, yung gano'n. Ngayon, ano na. Tita, pero di ba nag-artista sila? Oo, pero hindi ko sila pinipilit. Desisyon nila. Tapos, so, tita, finally, di ba nag-stop po sila for a while? Yes. They get into your business. Di ba, tita, you own a very successful employment, recruitment agency. Recruitment agency. Mardel. Yeah, Mardel International. Yes, na hanggang ngayon po ay active pa rin. Yes, by the grace of God, we have been in the business for 36 years. Marami kami nagagaida na overseas workers, no? Kasi may training talaga kami. Kailangan dumaan sila sa training. Hindi pa pwede yung walang training. Ayaw mag-training, hindi dito. Yung gano'n. For my being an actress, I think it was talagang dream ko maging artista. Because I prayed for it. Siguro yung mga grade 3 ako, grade 5, pag nagdasal na ng mga Our Father, Hail Mary, tapos sabay na yung mga wishes. Diyos ko, sana po maging artista ako. Diyos ko po, sana po makita ko ba? At 3 wishes yun. Binigay sa akin ng Diyos yung 3 wishes na yun in 2 days. Nung panahon na yun, yung season na yun, pag-graduate ko ng high school. Binigay sa akin ng Diyos yun. How do you prepare for a role or a character? Oh, at first, nung bago akong artista, tsaka yun, yung mga hindi nagtatagal na ako, yung mga lumuha, pati mga anghel, yung mga... Nung bagong-bago ko, dahil siyempre sa high school naman, sa elementary, meron tayong mga drama-drama plays, di ba? Tapos join ako dyan. Join ka din doon dito? Oo, hindi pwede, ako hindi ako kasama. Imagination, tsaka pag kinuwento, nadamdamin na lang. Hindi katulad ngayon, may mga workshops, which is good. Which is good. Guided na ngayon mga bata. Tita, kayo ba isang ayon sa mga technique na binibigay ngayon sa mga bata? Yung nag-workshop sila, are you for it or against it? I am for it. You are? I am a workshopper. Oh, when the first workshop was introduced here in the Philippines, Eric Morris, nabasa ko lang yun sa bulletin eh. Ay, may workshop? Ito ang artista or hindi artista? Kung gano'n, tawag ako doon sa telephone number, reserve na ako. Di ba naging director niyo po si Direk Lino Broca? Lino Broca. You've worked with the great directors, Ismael Bernal. Ismael Bernal. Tito, si Tito Lino, di ba ayaw ng workshop? Buti hindi kayo pinagalitan nung nag-workshop ka. Wala pang workshop noon. Lino's time, wala pang workshop noon. Pero tita, noong ako na-invite po ako dyan sa Eric Morris workshop, yes. Sinabi ko kay Tito Lino, nagpaalam ako. Pinagalitan ako. Ayaw niya ako mag-workshop kasi daw mawawala yung pagka-raw nung acting. Ito, would you agree? Yes. Yung pagka-raw. Yes. Pero, workshops help us para madagdagan pa yung materialis natin magagamit. May mga technique silang itinuturo sa atin. Ayan, matuto tayo. Kaya yes, pero gagamitin mo pa rin yung ano mo eh. Yung sarili mo dyan eh. Yan sinasabing organic acting, tita. At saka, magaling ka kasing artista. Ikaw din eh, anak eh. Sobra. Ikaw yung mahihirap kasi iyakin. Puro kayo iyak, di ba? Tita, grabe. Pero tita, nagtatry ako ngayon maging magdita. Judge ako. At sa korte ako lumalaban. At hindi ka mananalo sa akin. Clap, clap, clap. Kamusta naman? Okay na okay. Ikaw pa. Pwede ba? Ang bata mo pa, alam mo na yan. You're very, very good, Cookie. You are a good actress. Thank you. Shy ka lang. Alisin mo na yung shyness mo. Sobra. Have confidence. Di ba? Wala akong pakialam sa inyo. Kaya malintingin nyo sa ginawa ko. Tobiin ko eh. Ito na yung workshop. May learnings ako ngayon. Yeah. Napagsabihin. Maganda ito. Binibigyan ako ng magandang wisdom at payo ng aking tita Marisa. Tsaka lahat din. Bakit tayo... May sarili tayo eh. Basta wala naman tayo sinasaktan kalooban,
walang nasasaktan sa mga ginagawa natin, walang masasaktan sa binibigkas ng ating bibig, 'di ba? Sa industriya natin, you have been so blessed to have had not only successes pero very loyal friends in the industry. Yeah. Tita, sino ba yung mga best friends mo sa industry? Kami ni Divina Valencia, kami ni Imelda Ilanan. Ay, tita. Si Lisa, Lorena, Dexter, Doria, kaano ko yan, kumari ko yan. Hindi kami nag-uusap, hindi kami nagtatawagan na madalas, pero andun yun. Paano niyo po maiko-compare yung sistema ngayon sa sistema natin noon? Okay. Sa sistema ngayon at saka noon, syempre iba na yun, di ba? Pero hanga pa rin ako sa ngayon. Ngayon, bakit ito? Hanga ako. Kasi nadidirect ng tamang pa ang mga bata. May manager, di ba? May nag-aalaga dyan. Totoo. Ang dami lang source of income. Correct. Merong advertisement, may endorsement, tama. Libre ang damit, libre ang ganito. Yung gagamitin mo kahit na hindi iyo, pagkatapos ng gamit, isoli mo. Hindi sila gumagastos. But at the time, tayo noon, sarili tayo sigaw. Noon, tayo bibili, tayo mamumuhunan talaga tayo ng pera. Totoo. Hindi lang ano. Ngayon may pa-service pa, pasundo, pahatid, di ba? At tita, di ba ngayon, sa shooting, di ba tita, may coach, acting coach. May acting coach. Eh, nung araw, di ba tita, wala. Kayo, sinasalang direct, na lang kayo. Oo, director lang ano. Na lang kayo. Sisigaw ka ng director pag nagkamali ka, di ba? Pero, nasubukan din tayo noon. Iba naman yung training natin noon. In 2016, you inspired so many people and you inspired me also, tita. Oh, really? You graduated in college. Yes. At 68, business administration. Yes. Tita, anong masishare mo sa amin tungkol doon? Anong naging motivation niyo po sa pag-aaral? Siyempre gusto ko makatapos. Meron ako matapos na degree. Noon, hindi ko magagawa yun. Wala akong pampaaral. So, kailangan ko trabaho. Naging artista ako. Hindi ko maisisingit ang pag-aaral. So, trabaho muna ako. Nang bagay sa mga anak ko, sinishare ko yun. Ang anak ko, Mami, ano, ikaw, mag-aaral ka pa ba ng college o hindi na? Ko-aral. O gawin mo na ngayon. Ginagawa ko noon ang Be Careful With My Heart. Oh my goodness, napaka-successful ng Be Careful With My Heart, tita. Yes. Ipagsabay mo pa yung pag-aaral. Pero, na-delay nga kasi makaka-aaral lang ako pagka mahaba yung gap ko gap. Na walang taping sa Be Careful With My Heart. Opo. Oh, aaral naman ako. So, na umabot ako ng almost 3 years. Umiyak ako talaga nung mag-graduate ako. Oo, makasabay ko mga bagets. Tita, it's never too late. Yeah, never too late. Tiyaga lang yan. Meron po kami dito sa aming munting channel, Flash a Movie. Yan, dalawa Commander Suwak. Yan ang first movie ko, Dolphy and Chiquito. At yan ang huling movie na tambalan ni Dolphy at Chiquito. Pagkatapos siya, nag-solo-solo na sila. And tita, you were how old din ba nagsimula kayo sa showbiz? Oh, at the time, I was 17. Unroll ko kasama ng ibang mga girls, sa si Divina, si Gloria Sibilia. Medyo may comedy ako dyan, pero experience ko dyan. Yung pinaarte ako ng director, yung Marquez. Ito na pagkakataon, mapakita mo kung talagang maibubuga kang artista. Pag hindi, naku, wag na ha, umuwi ka na. Kunwari ay Sarah, si Dolphy at Chiquito, kasi nahuli ko natutulog doon sa may bangko, nakaganon lang. Tuturotot sila, di magugulat ako. Nakita ko mga tao nanonood, nakakahiya. Direk na ka kaya, gano'n. Tiyo, isipin mo walang tao dyan. I till death do us part. Nana, my second best supporting actress dyan in 1971. That was directed by Ishmael Bernal. I love that. Hindi ko makakalimutan yung mga ginagawa. Kasi masarap din katambal si Eddie Garcia. Talagang... Tito, would you say si Tito Eddie is one of your favorite
partners. Yeah. Kasi parang nag-ano kami, nag-gel kami. Iba yun. Nagkakaintindihan na. Diyan, I did good. I really did good. Lumuha pati mga anghel. Wow, yes. Best supporting actress? Yes, the again. First FAMAS. Ayan din, ang sexy ko dyan. Yes. Binubusuhan ko dyan si Ronaldo Valdez. Kasi ita. Sexy niya. Oo, inaapi ko dyan si Lorna Tolentino at saka yung si Gamboang Bata. Arnold. At saka si Lino, dyan, masaya rin ang pagtatrabaho namin. Maging si Ismael, para siyang si Patrick Swayze. Pag nagkumagalaw, di ba graceful, no? Oo. Diba? Ang tatay kong nanay, yes. Ang galing ko rin dyan. Panood ko yan. Ang ganda ko rin dyan at saka ang sexy ko dyan noon. Tita, how was it working with the young Ninyo Mulak? Magaling na bata, kahit na bata pa siya. Bibok yun, no? Bibok, at saka gusto rin yung artista. Tita, eh si Tito Dolphy, the one and only. Tahimik si Dolphy, pero palabiro rin. Ay, masarap ka trabaho. Alam mo naman yun, nakaupo lang doon. Napaka-kalmado, no, Tito? Oo. Kaya ako kayo nilaya sa mag-ama. Dahil alam kong tatlo pa tayong mamatay ng gutom noon. Eh ngayon, kaya kong buhayin 4-10. Kaya kong buhayin. Pito ang pito asawa ko. Yung leading man dyan, Vic Vargas. Oo, si Gloria nandiyan, ano? Celia Rodriguez, Lisa, oo, si Gina, ang saya-saya namin dyan kasi puro mga luka-luka kami doon pagkakasama. Alma Moreno, ligaw na bulaklak. Dito na, nominate ka dito sa Gawa Durian, 1977. Mga ligaw na bulaklak. Yan ba yung mga dancer kami? Maganda rin yan. Kaya lang after that, nagbakasyon ako sa Amerika. Kaya nung na-nominate ako sa Gawad Urian, hindi man lang ako naka-attend. Pero I was very, very happy. Santa Claus is coming to town. Kasama ko dyan, tita. Tagwata po ako dyan, mga 15. I'm sorry for John. Bako si Snooki, 15. Tahimik din. Magalang ka eh. Galang kang bata. Behave. Sweet. Regal. Oh, baby. Regal baby talaga. Kini-fidget kita. Eh kasi talaga. Ikaw noon, talagang kinatutuan ng lahat. Lahat ng Pilipino. Tuwan-tuwa sa'yo. So ako proud na proud kasama ko yun, di ba? Si Elwood Perez, anong recollection mo kay Maestro? Ang sarap ka trabaho ni Direk. Feel gorgeous. Feel beautiful. Feel beautiful. Kahit umiiyak na tayo, di ba, tita? Feel beautiful. Ito po, Bomba Star. Alma Moreno. One of the best din na ginawa ko. Biro mo, pinatulan ko siya. Ako yung star nun eh. Tama na. Sige, baba. Dali lang ako, magpapayari siya, Mayor. Pirma na ako kayo. Tapos napalitan ako ng bata. Diba? Ang gaganda ng mga eksena ko. Maldita ako dyan. Kasi si Gusing Fiaw, ang direktor, isa ring ano yun. Pero mong rari may na-manicure ako, sisipain ko ngayon yung nagmamanicure sa akin dahil may sinabing pinuri ngayon yung si Alma. Ang gano'n. Ang nandito. Oo. At saka nagsasayaw kami dyan ng, nakilaban din ako ng ano ha, bikini ha. How very touching. Sa akin pa rin ang bukas, Artemio Marquez, Tito Temio. Nominated na naman kayo, tita. Dito noong 1988. Tamas pa. Tita, how is Maricel Soriano? I haven't seen her for a long time. Pero ang ganda kasama, no, tita? Oo. Bait-bait. Yeah. Wala ka amin, ha? Pwes! Kanino to? Kanino lakad to? Akin ho. Ito! Ito! Ito, nakausap ko ang birhen. Sa La Union kami nagsishooting niyan. Si Lot-Lot. Si Lot-Lot. Maldita rin ako dito. Kami na pinandidirihan mo ay kailangan ng mundo! Yan ang tatandaan mo, Milagros. Eddie Garcia rin. Ang ganda. Sarap katrabaho nila. Ako yung birhen dyan, tita. Oo. Ikaw ang birhen.
Yeah, now I remember, yes. Tita, ito po ngayon tayo sa pikanim. Soxy Tupacio! Ay, mahal-mahal ko to si Soxy. Tita, anong alaala mo kay Direk Soxy? Naging close kami ni Soxy eh. Truthful ang aming pag-friendship. Tsaka tita, he's kind-hearted, no? Very kind. Very kind. Hilda Coronel! Tahimik din, pero siyempre, star siya noon. Matanay mo si Hilda, tita? Hindi naman siya nakita ko nagtataray. At that time, hindi siya masyadong palaki mo. Ito na ang huli nagkita na kami. Siyempre, nagmamature na. Very pleasant na. Hindi na siya aloof. Oo, hindi na siya aloof. I like her and she's beautiful. Ang ganda ng mukha. Napakaganda ni Hilda Coronel. Nora Honor. Si Nora, madalas ko rin kasama to. Ganun din si Nora, tahimik din. Pero kung minsan, magjo-join siya, di ba? Pero siyempre, babalik na naman siya sa lungga niya. Pero pagka nagtatrabaho na, kayo na magka-eksena. Giving. Marunong, oh, giving. Tito, di ba yung movie niyo is Bona? Bona, oh. Naku, ako din. Nawaldita ako doon. Tsaka, I like her boyfriend. Ah. Si Philip Salvador. Salvador. Diba? Taga-agaw ako. Oo nga. Dalabang ha? Ha? Aray ko! Wala niyang to! Aray! Lumayas ko! Lumayas ko! Si Helen Gamboa, napakamabait na babae nito. Kahit na saan siya magkita kami, binabati niya ako. Ang friendly ni Tita Helen. Oo. Lalo na kay mga puro misis na mga congressman yung magkakasama. Mag-guest din ako dun sa okasyon na yun. At layo ko, hindi ko siya nakikita. Tapos tumayo pa siya. Yung ginanon niya ako. Uy, ganun. Yung gano'n. Ang warm niya. Mabait si Helen. Mabait. Vilma Santos. Ang dami kong ginawa dito kay Vilma. Wonder V. Ganda rin doon. Comedy rin ako doon na pa-sexy-sexy. Magalang din. Pero hindi ko na siya nakita ngayong daming public servant. Oo. Naging busy na sa politika. Oo. Pero love ko rin siya. Pero sa mga kabataan ngayon, sinong top 3 nyo ng mga artista, babae, lalaki? Coco Martin. Coco Martin. Okay siya. I agree. Coco Martin. Marian, si Marian. Sino yung parang sumusunod sa mga yapak mo, tita? Kitang-kita na. Yung ginagawa ko ngayon, I would like to mention Max Colin. Ay, oo. Si Max. She's very good. Mm-mm. She's very, very good, Max. And I love her so much. Oh, bait-bait. Kala mo naman kung sino rin matangos na ilong doon na. Pero napaka sweet. Exactly. Exact opposite ng kanyang character. At saka ng mukha lang. Kala mo. Gutom ka pa ba? O nabusog ka na sa katotohan? Si Dolphy! Mapagkawang gawa talaga si Dolphy. Noon kasi nalapitan ko siya kasi nag-produce ako. Kukunin ko siya as parang pinaka-host or ano. Hindi niya ako pinagbayad. Talaga, tita? Oo. Tita, free lang yung services ni free. Tita Dolphy. Free! One day lang naman. Pero santisima, Dolphy. Exactly. Oo, hindi niya ako pinagbayad. Tsaka mabait siya. Tsaka pag nasa set, paasikaso ka. Totoo. Mabait na tao si Dolphy. Mababait din naman yung mga anak. Palan. Tita, sa ganda-ganda mong yan, tita. I'm sure, naligaw ako ni Tito Dolphy. Hindi. Sayang. Ay, sayang. Ano? Hindi. Sino po bang sa mga artista pang naligaw sa akin? Sa inyo, tita? Wala eh. Tita. Meron. Pero hindi ko sasabihin. Tita Clue. Hindi. Words to ponder. From 1 Corinthians chapter 12, verse 25 to 27. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Amen.
If I may, I'd like to thank my sponsors. I'd like to thank Apostol Dental Clinic for my smile. Wow. I'd like to thank also Leia of Bernardo's Golds and Diamonds for my jewelry. Wow. Yes, Tita. And also, I would like to thank my friend Lucy Britannico of Britannico Hair Salon. Wow. Of course, Jill Stewart for my eyewear. And ang aking FG family for my facial care. Oh, galing! Tita, ano po ba ang mga pinagkakaabalahan ng isang Marisa Delgado late? Malapit nang ipalabas sa Channel 7, My Guardian Alien. Nako guys, pakiabangan niyo po yun. Oh. Napakaganda ng role ni Tita Marisa. Guys, if you like this episode, please like, share, and subscribe. And please huwag niyong kakalimutan. Alam niyo na, di ba, huwag niyong skip yung ads. Yes, siyempre. Tita Marisa, I would like to give you nice a little naman. Something. Oh, thank Maraming you. Maraming salamat. Ay, Tita. Ang aga ng aking Valentine. Happy Valentine's Day. Thank you very much. Thank you, thank you. We love you, Tita. Oh, thank you. Guys, always remember, whatever happens, rain or shine, friends will die. Thank you. Oh, ano to? Akala ko pinainom mo akong tubig. Nakalimutan ko na nagpapalabunutan pala tayo.